bahay. Alas 4 na umaga at nakarating tayo dito. Anong oras na? 4, 5, 6, 7, 8. O, mga 9 a.m. na po mga kababayan ng umaga. Nandito pa rin tayo, hindi natin iniinda at nagre-reklamo sa gaano man kalayo yung ating nilalakbay araw-araw para makapag-atid tayo ng maagang pamasok mga kababayan natin para meron silang makain at masaya man lang mga kababayan yung kanilang Pasko dahil nadaanan tayo ng sobrang hirap na pandemic, no? Kaya kahit papaano unti-unti naman tayo ngingiti at tatawa sa darating na Pasko. Kaya mga kababayan, huwag po kayong magsawang. Samahan niyo po ako sa araw-araw sa aking paglilibot. Pasko man o buwan ng Disyembre o hindi man, basta samahan niyo po ako. Sana huwag po kayong magsawang manood sa aking vlogs. Kaya tara mga kababayan, samahan niyo po ako dito sa Dasol. Maraming beaches dito. Kailan hanggang tanaw na lang kami, hindi namin mababa. Hindi namin hindi kami makaligo, no, hanggang tanaw-tanaw na lang kami dahil kami ay napaka-eksi ng aming oras at marami pang bayan na aming iikutin. Wow, ang cute naman ng tulugan nyo dyan. Anong pangalan ni ate? Gladys Reyes. Nandiyan pala kayo. Nasaan na si Christopher? Nasa loob. Yan ang bahay nyo? Diyan kayo natutulog na. Oh, ilan ang anak mo? Dalawa. Ilang taon ka na, Gladys? 27? 23, dalawa na ang anak mo. Medyo maaga na pa-asawa. Ilang taong ka nag-asawa? Itong 20. Ah, 20. So, medyo okay na. O, anong trabaho ni Mister? Nag-uuling lang po. Nag-uuling. Uso talaga dito sa buong halos Pangasinan. Nag-uuling yung trabaho, no? Trabaho talaga ang ano na kung hindi buki, kundi uling naman ang sideline nila. Palay. Nandiyan ngayon si lakay mo? Oo. Nasa bukid? Sa Tambak. Nasa? Tambak. Nasa Tambak? Bakit? Anong ginawa doon? Nag-away po kasi nila. Nag-away kayo? Ah, wala lang ngayon? Wala. Ngayong araw lang wala? Wala. Kailan ang balik niya daw? Hindi ko lang po alam. Ilang araw na wala dito? Kahapon lang, kakalos nila ang kahapon. Kahapon lang? Oh. O bakit naman nag-away kayo? Eh parating na ang Pasko, nag-away pa. Hindi po kasi yung nanay lang po sa matanda. Ha? Dahil po sa matanda. Dahil sa nanay niya. Saan ang nanay mo? Nanay. Biyanan mo? Biyanan mo sa tamba. Ah, biyanan mo na doon. Ito, bahay ng magulang mo. Tatay ko po siya. Ah, tatay mo ito. Tapos si lakay mo, saan kayo niya iniwan? Doon kayo nag-away o dito kayo nag-away? Doon. Ah, kaya napunta kayo dito. Kaya dito na kayo tumira sa maliit na bahay. May bahay din kayo doon? Meron po, pero kung ano po, sira din po. Sira din? Tinanggal din po sa wallet, tapos pinunta sa kabila. Oh, hindi ba kinababasa dyan? Mababasa rin po, may sabto-sabto. Tsaka medyo maingin. Buti mo nang nasa lilim kayo ng puno ng mangga. Dahil kung hindi, sobrang init ito. No, akala ko nga bahay ng aso. Malit lang. Mag-iina pala ang nakatira dyan. Tatlo ako. Gusto ko mga kababayan, nakakaawa naman yung sitwasyon ni Ate Gladys mag-iina. Dito nakatira sa isang maliit na espasyo na kaya lang talaga nilang umunat, no? Kasama yung dalawa niyang maliliit na
bata, anak niya. Alam mo, baybayan. Dalawa. Anong tao, baybayan. Huwag mo munang dagdagan Ate Gladys, ha? Kasi katulad niya, nag-aaway kayo. And then, yung away bilang isang pamilya o asawa, ayos lang yun. Kasi kasama yung sa buhay. Kasama talaga yung sa pamilya o mag-asawa na nag-aaway. May tampuhan, away. Pero yung mag-away na ganyan na may bata, nadadama yung mga bata, tapos aalis si Mister, hindi na dapat yung ganyan na klaseng away. Kasi matatanda na eh. Nadadama yung mga bata, di ba? Kawawa. Lagi yung klaseng naglaseng paghapon. Laging? Naglalaseng? Kaya lagi ka nag-aaway dahil lasing palagi. Hindi naman po pagsabihan ko. Ha? Hindi na po nagpapagsabihan. Hindi na papagsabihan yung asawa nyo. Huwag mo nang dagdagan Ate Gladys, ha? Lalo na ganyan ang sistema niya. Naglalasing, laging lasing. Ayaw pagsabihan. Kawawa yung mga bata. At kawawa ka din. Kasi pag katulad niyan, dadami yung anak mo. Eh paano pag naghiwalay kayo nga eh? Iwanan ka niya na hindi na babalik at nawili na doon sa sa pag-iinom niya, sa barkada niya. Kawawa naman yung mga baby boy, mga baby girl mo dyan. Diba? Ito, paano po yung baby po nang nanakura po dito sa... Kasi ha? Yung batang wala pong butas sa may titi po. Nasa ilalim. Walang butas yung... Titi. Titi niya? Nasa ilalim. Yung masila na bahagi ni baby boy, walang butas. Okay. Yung nasa ilalim po siya yung umiihi. Paano siya nakakaihi kung walang butas? Nasa ilalim po yung butas. Paano nandito, sa ilalim? Dito. Halimbawa, ito yung patintin niya. Nandito po yung nasa ilalim yung butas. Malapit sa itlog? Oo. Okay. Bakit nandiyan yung ano? Ano nangyari daw? Inborn? Hindi naman daw po inborn yan. Pero kung po, hindi daw po mo ipaano po ipatin sa mga. Ang Diyos ko, kung kababayan, lalo ako na ano, no, ang bata pala ni Baby Boy, yung bahaging masilang sa katawan ni Baby Boy, napa-check up nyo na? Hindi po po. Buhat nung pinanganak nyo, ganyan na talaga siya? Hindi, itong slip lang po namin nakita kasi itong po siya, nakita po lang yung kasama ko. Para siyang babae? Parang babae nga lang. Pero may patintin siya. Yan ang problema ko kung yung lalaki. Okay. Mga kababayan, lalaki yung anak ni ate. Paano pag umiihi siya, nakaupo din? Hindi, parang po siya nakakalakad. Ay, hindi pa siya nakakalakad? Mag-inder ko lang po siya. Pag ginawakan lang po siya, mag-upag po siya nakalakad. Dalawa ang anak mo, nagbe-breast milk pa. Dimididi sa'yo dalawang anak mo. Sabay po siya nung... Ay, yung nagbe-breast milk. Diyos ko, kawawa naman si Baby Boy. Diyos ko po, para akong na-shock dito sa sitwasyon ng mga magiinang mga kababayan. Ang hirap, no? Kaya minsan talaga yung pag-aasawa, swertihan, hindi mo alam. No? Hindi mo alam kung ano ang magiging sitwasyon pag kayo ay magsama na. Kasi minsan mga kababayan, yung ugali ng bawat isa sa inyo, hindi nyo kakilala. Hindi nyo kilala. Maganda lang, nagpapakita ng maganda pag mag-boyfriend pa kayo. Diyos ko, lahat ng sweetness, lahat ng kagandahan ng ugali nandoon, nakikita mo. Hindi mo nakikita yung kasamaan o ibang side ng ugali nila. Ngayon pag nagsama kayo, unti-unti mo makilala yung party niyo o yung mga ugali niyo bawat isa. Unti-unti mo makilala hanggat hindi makayanan at lalong lulubo yung problema, maghihiwalay, apektado yung mga bata, sakripisyo yung mga bata. Hindi katulad nito, dalawang anak pa, dumididi dito sa ina, hindi nag-away dahil lasinggero yung asawa, hindi mapagsabihan daw, nag-away kahapon, hindi alam kung kailan babalik. Tapos ito pa, problema pa dagdag sa anak nila na panganay, lalaki, mayroong patintin, may ari, pero pa, yung butas niya parang butas ng babae, umiihi ng dito sa ilalim ng sa itlog niya. Pero may itlog siya. Ang butas, mga kahalimbawa, ito yung patinti ng bata. Ang butas, imbis nandito sa dulo, nandito. So, malapit sa itlog.
So nandito yung ano, hindi normal. Yung butas, hindi normal kumbaga. Meron ako nakikita, mayroon akong kakilala no na mga bata na parang yung butas patagilid, no? Pero ito iba naman, ang na-shock naman ako dito dahil nandito daw malapit sa itlog parang babae. Okay. O kumusta naman ang Pasko mo, Ate Gladys? Diyan lang kayo? Dito lang kami. Nalalabas din kami. Dito lang po sa labas. Dito sa labas? O ano naman ang magiging handa niyo sa Pasko, Ate Gladys? Wala po. Ha? Wala po. Wala. Sana mag-usap kayo ng mister mo at iwasan niyo mag-away. Hey, Ate Gladys, yes, meron kami munting handog sa inyo, ha? Okay, pasok. Jakoy, anong meron tayong dala-dala dyan? Ito, madam. May isang sakong bigas na po si Ate Gladys. Yes, yung ating bigas na masarap, na 160, mga kababayan. At hindi na po yung madam. May panghanda na po si Ate Gladys sa Pasko. Anong klaseng panghanda yan, Jakoy? Siyempre. So, madam, may spaghetti na po dito. Oh, yes. May spaghetti na. May macaroni na po dito at pang-salad po, madam. Nandito na po. Kompleto na po. Fruit cocktail, Natalie Coco, yan. Kompleto ni Kado. Mga cheese. Yan. Kompleto po, madam. At may soft drinks pa po, madam. Inumin pag? Tapos po, madam, para dumighay. At ano? Umutot, madam. Yes. Kaya ganyan ang ilong mo dahil nautotan. And then, ano pa? Ano pa ito? At ano ba yan? Pa po, madam. O, wala niyo po kasi. Ano po ito? O, ano yan, Ate Gladys? Hindi niyo po alam. Oh, yan ay ham. Oh, ayan po mga kababayan, dahil Diyos ko po, almost 2 years na po tayong ganito yung sitwasyon natin. Ang daming mga kababayan natin na hindi nakapaghanda last year. Dahil syempre, Diyos ko po, unahin pa ba natin yung mga handa na yan kaysa sa pagkain natin sa araw-araw. Ngayon, kahit pa paano, no, unti-unti na bumabangon yung ating sitwasyon. Kaya ito, pinipilit natin nalakbayin yung mga bayan na ang lalayo na hindi natin narating last year, na kahit papaano mapalawak natin yung ating paghandog para naman kahit papaano sa ganitong sitwasyon makangiti man lang, makatawa man lang, at meron man lang silang pagsalusaluhan pagdating ng Pasko. Kaya lang ako ay nahabag dito mga kababayan sa nadatnan ko, dahil akala ko ay para na siyang tirahan ng aso, kulungan ng aso o kulungan ng kambing, no? Pero meron palang magiinan na nakatira dito. So, Diyos ko, ito ay bunga din sa sobrang kahirapan na minsan ay yung pinasok natin na akala natin masarap yung buhay, masarap yung buhay na may asawa. Pero minsan pala ay yun ay lalong hihirap yung buhay natin. Ganun pa man, nandiyan na ang gagawin na lang natin ay gumawa ng paraan yung buhay-buhay kahit pa paano, no, na hindi magutom yung mga anak. Kaya lang, ang sabi ng misis niya ni Ate Gladys, nag-away sila. Kaya ayun, may bahay din sila doon sa ibang barangay. Sira-sira din. At kaya napauwi siya dito. At ito din yung bahay din nila dito sa mismong katabi ng bahay ng magulang niya. At nakakaawa. Paano pag umulan? Ate Gladys, hindi kayo nababasa dyan? Ha? Kasi biro mo ilang hindi, kahit nga kalahating yero lang yan, o kumbaga isang yerong baloktutin ganyan, so ayos na, and then yung nakapalibot yero na, and then may tabing-tabing na mga kumot. Syempre pag umulan ng malakas, pag umanggi, basa ito dahil tela lang ito eh. Yan lang mukhang sa kami na pagkakas. Tumatawid kayo dito sa kabila pag sobrang lakas na yung ulan. So ayan, Gladys, ito yung aming munting handog sa inyo, na kahit paano meron kayong handa sa Pasko. O ano, masaya ka na ba, Gladys? Ha? Dito na kayo sa Pasko, ha? Huwag na kayong umuwi doon sa biyanan mo, ha? At least kahit paano meron kayong pagbisibisihan at meron kayong kakainin, ha? Okay, bukod pariyaan sa binigay natin, magbigay pa tayo ng cash dito kay Ate Gladys. Ha, Ate Gladys. At buti na lang yung mga anak mo dumididi sa iyo. Parehas lang sila nagdidi. Parehas lang dalawa. Ilang taon na ba ito? Ang dadala mo tong kwan nangyari sa iyo. Pero nadididi pa rin siya sa iyo? Dati po napusot na yung bumalik lang po yung nakita niya ko nang parang napagaya niya yung isang kapareho. Ito, puro lalaki? Babae tsaka lalaki.
babae na ito. Nagaya siguro niya sa ading niya dahil tawag nito, nakikita niya na dumididi. Nung pinanganak, saan mo siya na pinanganak? Sa ospital? Dagupan ni Junon, ang layo pa? O anong sabi ng doktor? Hindi po namin napansin. Hindi nakita ng doktor na ganyan ang sitwasyon ng bata? Hindi po nakita. Tapos mismo kami dalawa, hindi po nakita. Tapos kailan nyo lang napansin niyaan? Yung maglimang buwan na po. Nung limang buwan na. So ayan po pala mga kababayan, sa ospital po pala ito pinanganak. Kailang hindi napansin ng doktor na ganyan. Kasi meron naman kasi talagang a bird, no? Hindi lang napansin. Napansin nila na ganyan ang sitwasyon na dito, no? Umiihi sa ilalim ng itlog, no? Ay 5 months na. So hindi nyo na nabalik sa ospital? Hindi nyo na napacheck up sa ospital? Diyos ko, ang layo pa naman ito mga kababayan. From Rosales to Dasol, siguro nasa 3 hours, 4 hours. Mga 4 hours siguro mga kababayan, no? Ano pa yun, ha? Anong oras pa kami dumating? Madaling araw pa yung alis namin, ha? Lalo na pag yung tanghali ka na pupunta dito. Sobrang traffic, baka abutin ka talagang mahigit 4 hours. Kasi madaling araw na nga kami umalis doon. Pero nakarating kami anong oras na. Okay, sige. Dito na kami, Gladys, ha? Mag-ingat ka at sana wag mo nang dagdagan ng bata, ha? Tama na muna yan, ha? Kasi meron ka pa ditong problema sa panganay mo, tapos na napakaliit pa, and then ganun pa ang sitwasyon nyo doon sa mister mo, hindi ka magkakasundo, at sabi mo nga ay lasinggero, paano pag dumami ang anak mo, di ba? Kawawa yung mga bata, ha, Gladys, ha? Okay, sige. Hindi ko alam, hindi ako nangangako sa abot ang aking makakaya dahil napakalayo ito. Baka ako'y makabalik pa dito, titinan natin, ha? Pag-pray natin, Gladys, ha? Okay, sige. Okay, mga kababayan, meron naman, parang hindi ako napasaya, no? Parang hindi subaya yung aking paghati ng Pasko dahil nakita ko yung sitwasyon nila. At lalo na dito sa anak niyang ganun, hindi normal yung daluyan ng ihi. Parang ako'y nalulungkot. Pero ganun pa man, pag-pray lang natin, walang imposible, nandyan, kapitan tayo sa Panginoong Diyos. At ipag-pray natin na magiging okay pa rin yung bata, no? So mga kababayan, maraming salamat po sa sarit-saring problema ang ating nadadatnan tuwing tayo ay naghahatid ng kasiyahan sa mga kababayan natin. Hindi natin alam kung paano, no? Ang importante na kapagbigay tayo, naibsan yung mga kalungkutan nila na iniisip araw-araw. Maraming salamat po sa inyo, sa ating mga sponsors na walang sawang tumulong sa mga kababayan natin na lubos nangangailangan ng jadyaan. Pa rin sila mula noon hanggang ngayon, patuloy sa pagmamahal sa mga kababayan natin. Maraming salamat po. So mga kababayan, huwag niyo po kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye, Ate Gladys. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. Nawa ipagpalain ka ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Nawa ibigyan ka ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan ka ng mahabang buhay. Upang sa ganon, marami pa tayong masagip ng mga kababayan natin na tulad nila. Maraming salamat po. Mga kababayan, ako'y muling kumakatok sa iyong mga ginito ang puso, no, dito sa panganay ni Ate Gladys, si Baby Boy. Anong pangalan niya? Sam. Ha? Sam. Dito kay Baby Sam. Na hindi normal po yung daluyan ng kanyang ihi. Sana matulungan niyo po ako, no? Makikiisa tayong lahat at mabigyan natin ng tulong, mapa-check up natin, no? Mapatingnan natin kung ano ba talaga ang nangyari, bakit walang butas yung kanyang junior, yung kanyang birdie na doon umihi sa ilalim ng kanyang, sa gitna ng kanyang dalawang bowl. So sana, no, ako'y nananawagan na naman sa inyo na tulungan natin sila, no, sa abot ng ating makakaya. Kaya maraming salamat po. Kahit malayo po bang kababayan, pag kung ano po yung ating maitulong dito sa bata, no, gagawin ko po sa abot ng ating makakaya para matulungan natin sila kung ano po yung ipagkaloob sa atin. Okay, dito na kami, ha. Mag-ingat kayo, Gladys, ha. Okay.